investing in social enterprises, no? Paano ba tayong pupwedeng mag-invest sa mga social enterprises? Okay, so dito I will give the definition and examples of social enterprises. Ano ba yung social enterprise versus a traditional business? Ano yung mga working capital needs ng mga social enterprises? At paano natin sila masusuportahan? Okay? So, ang social enterprises po, these are organizations that take different legal forms, organized in an entrepreneurial spirit, that pursue social, environmental, and economic goals. Pag pinagsama-sama natin yung social, environmental, and economic sustainability po, ang tinutumbok niyan. Okay? So, ang social entrepreneurship po, pag nagnegosyo yan, ang unang iniisip ay ano ba yung problema sa lipunan na gusto kong isolve at yun yung gagawan ko ng negosyo. Oh, di ba? So, pag makita ko yung social problem, gagawa ngayon sila ng business, so they will use their entrepreneurial principles to organize, create, and manage a social venture to achieve a desired social change. So, gagawa ako ng negosyo para tugunan yung social problem na yan at para magkaroon ng mabuting pagbabago sa lipunan. Ito ay ginagawa natin para sa mga low-income households, lalong-lalo na, at saka sa mga marginalized sectors. So, kunwari ako, no, hindi naman ako mahirap, pero ako po ay kasama sa LGBTQIA+ community, which means marginalized ako in terms of that. Bakit? Hindi kami pwedeng ikasal ni Edwin. Dahil hindi kami pwedeng ikasal, no, hindi ko makaka-enjoy ng mga spouse survivor, ano, no, SSS pension, sakaling mamatay siya o mamatay ako. Marginalized, di ba? So, profit is a tool to pursue social, economic, and environmental goals. Ginagamit namin ang kita, hindi lang para payamanin ang aming sarili, pero para itignan natin, no, i-address natin yung social, economic, and environmental agenda. Kaya ang dapat na tinatanong kung totoong social enterprise ba yan ay paano ginagamit ang kita? How does the organization use its profit? Kung karamihan niyan ibinubulsa lang niya, hindi siya social enterprise. Pero kung ang karamihan ng kinikita niya ay ginagamit niya para tumulong sa mga mahihirap, sa mga marginalized sectors, protektahan ang kalikasan, social enterprise po yun. Okay? So triple bottom line po ang social entrepreneurship. Yan po ay people, planet, and profit. People, social, planet, environment, profit, economic. Okay? At ito po ay para pagandahin ang kalidad ng pamumuhay ng mga primary stakeholders o yung tinatawag natin na marginalized or low-income households. At pag triple bottom line, people, planet, profit, sustainability po ang tinutumbok natin dyan. Okay? So, i-compare natin ano ba yung pagkakaiba ng social enterprise sa traditional business. So, titignan natin ito sa tatlong pamamaraan. Sa primary stakeholders, sa primary objectives, at saka sa enterprise philosophy. So, sa primary stakeholders, ang traditional business, ang talagang gusto lang niyan ay ang stockholders niya, ay ang kanyang mga primary stakeholders. So, mga individual, mga pamipamilya, at mga clan. Ano ba yung Tagalog? Angkan, mga angkan-angkan na nangangapital. Yun po yung pinagtutuunan ng kapakanan ng traditional na business. Sa social enterprise, instead na stockholders, ito po ay mga stakeholders, no? Ito po ay mga sektor sa community na usually involving the marginalized sectors who may or may not own capital. Okay? So, ang sentro ng social enterprise ay ang mga marginalized o ang mga mahihirap. Ang traditional business naman, ang kanilang sinesentro ay ang mga nagmamay-ari o ang mga kapitalista. Oh, 'di ba? Okay. Sa traditional, ang natin diyan ay ang objective natin ay profit, no, sa traditional. Sa social enterprise, more than one bottom line 'yan, no? So, ito ay ang ating objective, no? So, i-edit lang natin yan ng kaunti para ano, no? So, primary stakeholders. So, ito naman ay primary objectives. Okay? Tapos, enterprise
philosophy. Ayan. Okay. So, ayan po, no? So, primary objectives natin sa traditional business ay profit. Sa social enterprise, social, economic, environmental, no? Yan yung mga pupwede natin dyan. Tapos, sa enterprise philosophy naman, no? Ang traditional business, accumulative and monopolistic yan. So, gusto ko akin at ipababain ko yung aking mga gastusin para lumaki pa ang aking kita. Hindi naman yun masama per se, no? Pero kung yan ay kinakamkam mo lang para sa kahirapan ng iba, hindi po yun maganda. Sa social enterprise, it's redistributive and developmental, which means we are generating profit to support our social and environmental agenda. Tapos kapag may kita tayo, ay dinidistribute natin yan sa mga clients natin in the form of services o kaya naman ay sa mga stockholders natin na marginalized. Pupwede rin yun, no? So, social entrepreneurship actually shares the financial sustainability objective of a business enterprise, but it has more than one bottom line. Hindi lang para kumita. May social, environmental, bukod sa economic. And it usually includes the provision of services to its constituency or the achievement of defined development objectives. So, paano po ba natin mapa-finance? Ano ba yung mga pangangailangan na financial ng mga social enterprises? Ito po kasi yung mga challenges, no, kapag ikaw ay isang social enterprise. Hindi lahat ng mga tao at mga lalo na ang gobyerno, investors at saka ang bangko ay hindi aware at hindi naiintindihan kung ano yung social enterprise. Naku, yan po yung aking karanasan ngayon, ano, sa bangko na parang ang turing nila ay mababa ang aming financial performance. Pero nung ipinaliwanag ko sa kanila na sa totoo lang, malaki yung gastos namin, hindi dahil sa kami po ay hindi marunong mag-business, pero dahil may gastos na kaakibat ang pagtulong sa kapwa at pagprotekta sa kalikasan na bagay na hindi ginagawa ng ibang mga business, di ba? Kaya mataas yung kita nila. Limited access to conventional financing kasi ang mga social enterprises wala pong pang-collateral yan usually, ko naman, di ba? Hindi po po yan mga mayayaman usually, no? And may challenge din po na i-balance talaga ang social and financial goals, di ba? So, ano yung source of financing ng mga social enterprises ngayon? Pwedeng mga ang marami diyan ay sarili lang pera yung ginagamit. So, dahil sariling pera mo yung ginagamit mo, extremely limited yung magagawa mo sa iyong social enterprise, no? Pwede rin kumuha sa mga foundations pero kakaunti din lamang 'yan, no? Paramihan pa ng maisusulat na mga business plan na kung ano-ano, mga document requirements bago ka mabigyan. Sa mga social investors naman, kailangan pang i-educate. Kaya po, tuwang-tuwa ako kasi we already hit the 3,000 mark sa membership natin sa SEDPI Coop ng mga social investors, in-educate natin tungkol sa investment sa social entrepreneurship, no, sa social enterprises. Mga impact investors, marami po yan, no? Kaya lang, ang napansin ko naman, Diyos ko naman, ang minimum nila dapat 10 million or 20 million yung kukunin mo na capital sa kanila. Usually, yung mga social enterprises natin, kailangan lang nila 500,000, 1 million pesos. Hindi nagmamatch, no? Ang mga banks naman, nako, kailangan pumasaka muna as a conventional business, traditional business. May point naman sila doon. Pero dapat maintindihan din nila na yung ginagawa ng social enterprise ay hindi lang para kumita, pero ginagamit yung kita para sa social and environmental objectives natin. Okay? So ito po, halimbawa, no, yung SEDPI model for financing, no? Financing for sustainable development. Ano po yung ginagawa natin dyan? So sa people side, yung social development, sa mga members natin, meron po tayong binibigay na sickness, death, and accident benefits sa kanila. Tinuturuan pa natin sila ng financial education. So tayo po, may financing company, no? Pero, tignan nyo, itong t-shirt na lang natin eh. Ano yung nakalagay? Tigom ang solusyon. O, savings ang solusyon, hindi utang. Pero financing company yung nagsasabi niya na. So, hindi natin tinuturuan yung mga members natin na mangutang.
kundi tinuturuan natin sila na, uy, bawas-bawasan natin yung utang na yan at paramihin natin ang savings. Kasi kapag gusto natin guminhawa ang buhay natin, savings ang sagot. Yan, financial education. May gastos yan, ha? Hindi yan parang sinabi mo na mag-save kayo, magsisave na sila. Hindi. Pagkatagal-tagal na mga programa, o kasama pa ito, magpapagawa ka ng t-shirt para pag sinuot nila, o yan, nare-remind sila na tigom ang solusyon. May costs po yan. Hindi lang yung marketing namin ay para magbenta ng mga produkto namin. Nagtuturo pa kami, no? Ito, may sickness, death, and accident benefit. Yung mga members po natin sa ating financing company, pag namatay sila, mayroon po yung 40,000 pesos na makukuha yung mga beneficiaries. Plus, mayroon pang funeral. May ano na, may sa Bisaya Lungon, maski sa Ilocano Lungon, kabaong na, no? Package na, 'di ba? So, 'yun. Sa planet naman, environmental development, mayroon tayong calamity assistance na binibigay. O kayo ba, kapag nangutang kayo sa bangko at nabaha kayo, meron ba kayong matatanggap sa bangko? Wala, 'di ba? Sa amin, meron. May assistance na makukuha. May pera at saka may relief goods na makukuha kapag naging biktima ng kalamidad. Plus, gumagawa pa tayo ng socialized housing ngayon para yung mga members natin na nakatira sa mga hazard-prone areas, ililipat natin sa mga hindi hazard-prone areas. Pero ang presyo ng mga bahay po natin ay mga nasa 300,000 pesos lang, ha? O, manipis lang yung kinikita kasi mas priority natin na sila ay mailayo sa sakuna kaysa sa kumita, no? Kikita pa rin tayo, yes, pero ginagamit natin yung kita na yan para sa environmental at saka sa social goals natin. Sa economic development naman, sa profit, no? So we do ethical financing, for example. So hindi tayo nagbibigay ng penalties kapag na-late yung mga members nating magbayad. Naku, wala pong penalty yan. Bakit? Usually nagkasakit sa pamilya, namatayan, o nakalamidad, iinteresan ko pa ba yan? Ipe-penalty pa ba natin yan? Ikayayaman ko ang kanilang paghihirap? No, hindi yan Christian way. Hindi yan. Kahit anong relihiyon mo tingnan, hindi siya maganda. No? Maski sa Muslim, maski sa mga Jews, no? Kahit anuman, Hindu, hindi yan okay. Kaya, yon. Tapos, kapag may calamities then and death, hindi rin tayo nagdadagdag-dagdag pa ng interest. Okay? So, dito, ito, no? Ito pa lang sa sickness, death benefit natin, sa calamity assistance natin, magkano po yung nagastos ng SEDPI last year? No, ayan, ha? 5.87 million pesos, sesoses. Diba? So, pwede sanang kinita na natin yan, pero ginamit natin para sa mga members natin. Kasi ako naniniwala ako na kapag natulungan natin yung mga members natin, they become more sustainable. Aba, patuloy yung pagbibusiness natin sa kanila, 'di ba? Matutulungan din yung business natin in the long run. Okay? 2021 4.6 million. So, malaki-laki yan, ha? Ang net income lang namin last year, I think ay pumapatak ng 5.2 million pesos. Pero kung ito, wala na lang social economic, wala na lang people planet na ganyan-ganyan, no? Kinita na lang natin, okay din naman, pero mas gusto ko na ibigay na lang sa mga members natin, di ba? So ayan, no, kung ibigay na mga picture lang na nagtayo ay nagbibigay ng calamity assistance sa mga members natin. So doon sa social enterprises at traditional traditional business, paano natin siya i-adjust para maging comparable sa traditional business yung financial statement? So yung sustainable financing, for example, no? May income tayo na 59.2, revenues na 59.2 million. Minus expenses na 53.9 million, ang ating net income ay 5.3 million pesos. Okay? Pag kukunin natin yung operational self-sufficiency dyan, this is only 110% out of a 120% na standard. So mas mababa tayo than the standard. Pero, gaya nga ng sabi ko, kasi yung 53.9 million na dyan, meron tayong mga ginastos dyan na pagtulong, no? Social, environmental agenda natin. So, kailangan natin i-adjust to ngayon para maging comparable sa traditional business or conventional financing. So, 59.2 and 53.9.
yung pinakita natin kanina ng mga social safety net na expenses, i-adjust natin, ibalik natin siya as income, no? Tanggalin natin dito sa expenses. So 5.9. Tapos yung mga foregone penalties and interest, dahil tayo ay hindi nag-charge na, i-adjust mo rin siya para maging comparable sa ibang mga traditional businesses. So ang magiging net income na dapat niyan ay 12.2 million pesos. Oh, sinong happy pag ganun? Ako lang, di ba? Maraming nga. Mas okay sa akin, ayoko nang ganun. Ayoko lang ako lang yung mayaman. Gusto ko, mga nasa paligid ko ay yung mayaman din. Malungkot kaya kapag mayaman ka, mag-isa ka lang, di ba? Mas okay na marami ka natutulungan. Naku, prinsesang prinsesa ang pakiramdam ko pag pupunta ako sa mga areas namin, di ba? So, with this adjustment, 12.2 million dapat yan, no? Yan talaga ay ito, itong mga to, yan yung plan at adjustment for the sustainable financing. Pag kinompare mo na at in-adjust mo, 126% kami, oh, it is actually higher than the standard. So, we are profitable if you adjust our financial statements to account for our social and environmental costs so agenda na activities natin, ano? At kung dito lang mo lang titignan yan, hindi mo tinignan tong kwento na to, sasabihin mo na ay mahina. Pero we have to read behind the numbers. Okay? So yan, no, pag makikita natin, 126% ang operational self-sufficiency. At dahil po sa mga ginagawa natin, ano, ang isang katibayan na doing good and means you're going to do well also, nakita natin ang paglago ng ating membership sa SEDPI, no? From 1,828 noong 2016, tayo po ay 15,216 ngayong 2022. Actually, nitong February na-estimate namin ay mga nasa parang halos papalo na ng 17,000 ang mga members natin. Okay? So kung kayo po interested na suporta sa mga social enterprises, meron po tayong in-arrange na SEDPI Coop Working Capital Joint Venture Savings Basket. So ano pong ibig sabihin yan? So katulad namin, may iba pa pong mga social enterprises, no? May organic options, may Belendres Farm, may NSCC, may Reds Lab, may Pantukan Chess Club. So ito po, instead na mag-invest tayo isa-isa doon, ay ilalagay na lang natin siya sa isang basket. So para siyang mutual fund in effect, no? Ganun yung nagiging epekto niya. So, ang mangyayari dito, yung member savers natin ay nagde-deposit, no? Nagde-deposit ng kanilang money sa joint venture savings basket natin, which is the working capital joint venture savings basket. And SEDPI will now professionally manage that joint venture savings basket for everyone, which now will be invested in various social enterprises and co-ops in the Philippines, which can result to either gains or losses passed on to the member savers. Okay? So, yung pong ating working capital joint venture savings basket, ito po ang terms and conditions niyan. So, pwede pong ito para sa mga SEDPI Coop members lamang. So, kung hindi pa kayo membro, magpa-membro na po kayo. Minimum po ito ng 10,000 pesos and in multiples of 10,000 pesos. Ang maximum po ay 500,000 pesos dito po sa JVS basket natin for working capital. Ang annual dividend ay ang annual payout po, ang dividend po ay annual ang ating payout. Tapos ang return, ang estimate po natin ay nasa 4 to 9% per annum. Depende po yan doon sa performance ng mga iba't ibang mga social enterprises and co-ops na sinusuportahan natin. Okay? Payouts in wallet, do not earn. 5 years po ang holding period. So 3% po yung pre-termination fee. Mayroon pong 2% na annual management fee. Wala po itong guarantee. At ang social enterprise o ang co-op ay hindi nakapagbayad o kaya nag-close down, maaari lamang po na mabawasan ng ating savings. Diba? Kapag kasi tayo nag-invest sa isang co-op ganyan at nagsara yun, wala na agad. Ito, at least nakaspread siya sa marami. So just to give you a simulation of how it will earn, no? So for example, yung social enterprise A, ang dividend rate natin dyan ay 5%.
Kung 10 million ang nilagay natin dyan, so may dividend tayo na 500,000. So we will now apply that in various social enterprises or co-ops. For example, ang total na amount na na-invest natin ay 50.5 million. Ang kinita natin na dividendo ay 3.57 million. Paano po natin yan paghahati-hatian? So 3,570,000 divided by 50.5 million, magiging yan po ay 7.06% na return, okay, na dividend. So tatanggalin natin yung 2% na management fee. Tayo po ngayon ay may 5.06 na paghahati-hatian. So kung ang average daily balance natin ay 10,000 pesos, diyan po sa ating SEDPI Coop Joint Venture Savings Basket para sa working capital, 10,000 times 5.06, kumita po ng 506 pesos. Uy, mataas po yan ha, compared sa mga ibang mga investments o ibang mga banko. Okay? So, yan po no, yung ating joint venture capital. Okay? So, tingnan lang natin, ano yung mga pros and cons ng working capital joint venture savings basket natin. So, una, there is of course a challenge in identifying and finding legit social enterprises. Kapag tayo ay mag-i-individual social enterprise investing, di ba? At kailangan din nating i-monitor isa-isa yung mga performance ng mga yan, social, economic, and environmental part. And it is also capital intensive. Ganyan sabi ko, di ba, mga nasa 200,000, 300, 500, up to a million yung kakailanganin nila. At pag mga co-op yan, naku, million-million po yung kanilang kinukuha. Okay? So yung working capital joint venture savings basket, pros naman natin. Diversification, mabilis na makakadiversify sa investments sa maliit na capital lamang. Mayroon din po itong liquidity kasi maaari mong makuha ang investment kung bigla ang kakailanganin ang pera. Okay? Tax exempt po ito dahil ito ay co-op savings. Low capital requirement, makakapagbukas tayo sa halagang 10,000 pesos lang at meron po tayong higher return for that. We will also closely monitor our social enterprise co-op performance at ito rin po ay convenient. Maaari tayong magbukas online. Okay? Ano naman yung mga disadvantages niya? O meron talagang ganun, annual at ito, no? Advantages and disadvantages. So dito po, may annual management fee. Kasi kailangan naman natin mag-charge dun kasi mag-monitor at ititignan natin yung compliance ng sa pamamagitan ng SEDPI Coop. Meron ding risk of loss. So maaaring malugi o magsara ang co-op. So mayroong, or ang social enterprise. So mayroon tayong bawas sa ating savings. So mayroon din yung management risk. So, i-compare lang natin, no, individual social enterprise or co-op investing versus yung working capital joint venture savings basket natin. So, tax exempt, yes, pareho naman na tax exempt. Okay, yung individual social enterprise ay yes and no yung sagot natin dyan. Kasi kapag social enterprise, baka po hindi, no? So, pupwedeng hindi. Okay? Kung co-op, yes. Kung social enterprise, no. Annual management fee, wala. Sa atin po ay mayroong 2% na annual management fee. Okay? Meron tayong 2% na annual management fee. And then sa SE or co-op, kapag sila ay nalugi, magkakaroon ng repayment problem. Sa working capital joint venture basket, we will assist the co-op or the social enterprise to come up with payment solutions. No? Ang example tayo dyan, Red Slab, eh. Hindi pa na natin siya sinusukuan. Kapag nag-close down din, 100% of our investment is lost kapag tayo ay nag-individual co-op or individual SE investing. Pero dito sa working capital joint venture savings basket, dahil diversified siya, magre-reduce lang yung ating savings balance. Account monitoring, you monitor it yourself. Dito naman sa basket natin, we monitor it for you. Ang performance assessment, kung ikaw mag-i-invest mismo diretso, na okay din lang naman kung gagawin mo, but you make your own assessment. Tayo naman po dito sa joint venture savings basket natin ay ang SEDPI po ang magkakonduct, ano? And then, diversification. So, syempre, hindi diversified pag isa-isa ka lang. Dito sa working capital joint venture basket po ay, savings basket, yan po ay diversified. Okay? Liquidity, withdrawable. Okay. So, ang sa liquidity, kapag individual or SE, ay hindi po yan withdrawable anytime, no? Kasi, usually, you follow the repayment terms.
Okay? Pero dito po sa ano sa atin kapag sa joint venture basket yan, yan po ay mag-aano tayo, no? Ay, sandali, wrong spelling. Follow, ayan. Okay. So, yan ano, sa liquidity, tayo withdrawable anytime. Yung sa individual or SE co-op, you have to follow the repayment terms. Depende yan sa usapan ninyo, no? Capital needed, mga minimum 100,000 and up, yung kailanganin mo sa individual or SE. So working capital naman, as low as 10,000 pesos. Returns, it may be higher sa individual or SE or co-op kasi diretso ka na, ikaw nag-negotiate. Sa atin naman ay modest, okay? So yan po, kung kayo po ay interesado, you are very much welcome to apply. Ayan. Ayan, ako po si Sir Vince, ang inyong financial guru, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan. Handa ka na bang lumevel up sa savings mo? Join the SEDPI ka social community and get started to be a social investor today. Step 1, umattend ng self-paced online pre-membership education seminar. Mag-sign up sa bit.ly/SEDPICOOPPMES now na! Step 2, i-deposit ang iyong initial share capital, membership fee at joint venture savings sa GCash, BDO Online Banking, BPI Online Banking, Maya, EasyPay or Direct Bank Deposit. Daming options, di ba? Sundin ang simple instructions sa bit.ly/SEDPIPay para makapagsimula. Step 3, mag-login sa iyong SEDPI SRI online account at ipaalam ang inyong deposit. Go to bit.ly/SEDPIOnlineSRI at kami na ang bahala sa iyo. Ano pang hinihintay mo? Sali na sa SEDPI Kasosyo ngayon and let's start building a brighter financial future together.